Noong 1960 hanggang 1970, lumaganap ang takot sa buong California dahil merong isang serial killer ang malayang pumapas lang ng mga tao. Ang misteryosong killer ay nagpapadala pa ng sulat sa mga pulis at sa mga news reporter para ipagmalaki na siya ang pumaslang sa mga ito. Ang serial killer na ito ay tinawag nilang Zodiac Killer. Ang tanong natin, bakit ba siya pumapaslang ng mga tao? At bakit hindi siya nahuli ng mga pulis kahit nagpapadala siya ng mga sulat sa mga ito? Bago natin umpisan ang kwentuhan natin, kung bago ka pa lang sa channel na ito, isubscribe mo na yan at huwag mong kalimutan i-like ang video na ito para lagi kang updated sa JP Amazing Stories. Noong December 20, 1968, sa Benicia, California, may magkasintahan na high school student ang nagkita para mag-enjoy sa kanilang first date. Ang pangalan nila ay Betty Lou Jensen at David Arthur Faraday. Ang plano nila ay pumunta sa isang Christmas concert na gaganapin sa Hogan High School. Pero nagbagong isip nila kaya hindi na sila pumunta ng concert, pagkus binisita na lang nila ang isa nilang kaibigan. Tapos kumain sila sa isang restaurant. Nung matapos na sila kumain sa restaurant, sumakay na sila sa kotse na pagmamayari ng nani ni Betty Lou. At dumiretso sila sa Lake Herman Road. Sa ganap na alas 10 ng gabi, nakaparada ng kotse nila sa tinatawag na Lover's Lane. Ito yung lugar kung saan madalas tumambay ang mga magkasintahan at may ginagawang mga milagro. Pero noong mga oras na yon, dahil may concert sa kabilang eskwelahan, kaya silang dalawa lang ang nakaparada sa Lover's Lane. Sa loob ng 45 minutes, ginawa nilang ginawa ng magkasintahan. Pero nagulat sila dahil may isang kotse ang huminto sa likod nila. Akala nila sasakyan ng guard o ng pulis, kaya umayos sila na upo sa loob ng kotse at kinakabahan. May bumaba ang isang tao na nakamaskara at nakakostume. Tapos lumapit sa gilid ng kotse nila. Inutusan niya magkasintahan na lumabas ng kotse. Bumaba naman ang dalawa sa kotse habang kinakabahan. Noong nakababa na ang dalawa, binunot ng nakamaskara ang kanyang baril at pinagbabaril ang lalaki. Yung babae naman sa sobrang takot ay tumakbo ng mabilis. Pero dahil asintado ang nakamaskara, kaya pinagbabaril niya ito ng 5 beses. Noong mapansin niyang wala ng buhay ang magkasintahan, naglakad lang siya ng mahinahon at bumalik sa kotse niya nang sumisipol pa. Naakala mo walang nangyari. At dito na siya umalis sa Lover's Lane. Kinabukasan, nagulantang ang buong California sa nangyari dahil hindi alam ng mga pulis kung ano ang motibo ng kriminal kung bakit niya pinasla ang magkasintahan. Dahil unang-una, ang pera na magkasintahan ay nasa kotse pa, kaya ruled out ang motibong pagnanakaw. Pangalawa, wala naman naging kaaway ang magkasintahan at balitang balita na mababait ang teenager na ito. Kaya naging palaisipan sa kanila ang motibo ng killer. Lumipas ang ilang buwan at ito ay July 4, 1969. May dalawang magkasintahan ang nakaparada ang kotse sa Blue Rock Spring Park. 6 na kilometro ang layo mula sa unang murder scene. Habang nag-usap ang magkasintahan sa loob ng kotse, may pumarada sa gilid nila na isang kotse din. Pero ilang segundo ang lumipas, umalis din kagad ito sa parking lot. Pero lumipas ang 10 minuto, bumalik ulit ang kotse at pumarada ito sa likod ng kotse nila. Nagtataka ang magkasintahan kung sino ba ang makulit na driver ng kotse ito. Maya-maya pa, nakita nila na may lumabas sa kotse na nakamaskara, na may hawak-hawak na flashlight at linapitan sila. Noong nasa gilid na ng kotse ang killer, tinutukan niya ng flashlight ang mga mata nila, kaya nasilaw sila. Pero ilang segundo lang ang lumipas, pinagbabaril sila ng nakamaskara. Nung mapansin niyang patay na ang dalawa, ay naglakad na siya papunta sa kanyang kotse. Pero nung papasakay na siya, narinig niya na naghihingalo pa ang babae at umuungol. Kaya binalikan niya ito at pinagbabaril pa ulit. Nung masigurado niya na wala ng buhay ang dalawa, dito na siya umalis sa crime scene. Lumipas ang isang oras, tumawag ang serial killer sa phone booth sa ganap na 12:40 ng hating gabi para tawagan ang California Police Department. Noong may sumagot na isang pulis sa telepono, siya ay nagsalita ng ganito, "Chief,
Pinaslang ko nga pala kanina ang magkasintahan sa isang parking lot sa Blue Rock Spring. Ako din palang pumaslang sa magkasintahan sa Lake Herman Road, 6 na buwan na nakalipas. Hanapin nyo na lang ako kung mauhuli nyo ako. Nagtataka ang pulis kung totoo ba ang sinabi ng caller. Kaya nagpunta sila sa parking lot ng Blue Rock Spring. At nagulat sila dahil totoo nga na pinaslang ang magkasintahan. Kaya ang ginawa ng kapulisan, tinrace nila ang tawag kung saan ito nagmula. At dito nila nalaman na sa telephone booth pala tumawag ang kriminal. Chinek nila ang mga fingerprint dito, pero kahit isa, hindi nila may trace sa kriminal. Kaya sa isip ng mga pulis, mukhang isang serial killer ang kakalabanin nila. Lumipas ang isang buwan at ito ay August 1, 1969. Gumawa ng 3 letter ang serial killer at pinadala sa 3 malalaking newspaper company. Ganito ang nakalagay sa sulat na parehas ay pinadala sa 3 company. Ang sinabi niya sa sulat ay ganito. Masayang-masaya siya na pumapaslang ng mga tao. Dahil pag namatay daw siya, ang mga pinaslang niya ay magiging alipin niya sa kabilang buhay. Sa bawat sulat niya ay inilakip niya isang sulat na naglalaman ng 408 symbol cryptogram. Sinabi niya na ang pagkatao niya at pangalan niya ay nakalagay sa cryptogram. At kung sino makakadecipher nito ay malalaman niya ang buong pagkatao niya. Sinabi din ng killer sa sulat na dapat nila ilagay sa front page ng mga dyaryo ang 408 cryptogram dahil kung hindi nila ito ilalagay sa dyaryo ay papaslang pa siya ng madaming tao. Kinabukasan, pinablish ng mga newspaper company ang 408 cryptogram sa kanilang mga dyaryo. Pero sa gilid nun ay nakalagay naman ang sinabi ng mga pulis patungkol sa killer. At ganito ang nakalagay. Hindi kami naniniwala, ikaw ang killer. Kung ikaw nga talaga ang killer, magbigay ka pa ng mga patunay. Lumipas ang 5 araw, sumulat na naman ang killer sa isang newspaper company at sinabi niya ang codename niya ay Sojak. Ang sulat na yon ay reply sa sinabi ng pulis. Sinabi niya sa sulat niya kung paano niya pinaslang ang mga magkasintahan. Kaya dito na pinaniwala ng mga pulis na siya nga talaga ang serial killer. At tinawag nila siyang Sojak Killer. Noong September 27, 1969, pagkatapos ng isang buwan nung sumulat ang Sojak Killer sa mga newspaper company, may magkasintahan ang nagpipiknik sa isang lawa na masayang-masaya. Pero naputol ang kanilang kasiyahan noong may lumapit sa kanila ng isang lalaki na naka-hood at naka-maskara pa. At ito ang Sojak Killer. Meron din suot itong sunglasses at merong cross na symbol sa dibdib. Lumapit ito sa magkasintahan at inilabas niya ang baril niya. At dito niya sinabi sa kanila na siya ay tumakas na preso sa isang kulungan at pinaslang niya ang jail guard. Sinabi niya sa kanila na kailangan niyang sasakyan at pera para makapunta siya sa Mexico. Dito inilabas ang Sojak Killer ang 2 tali. Inutusan ng Sojak Killer na itali ng lalaki ang babae. Kaya wala nagawa magkasintahan at iginapos ng lalaki ang babae. Tapos ang Sojak Killer naman ang gumapos sa lalaki. Noong nakatali na sila, inilabas niya ang kutsilo niya at pinagsasaksak niya ng 10 beses ang magkasintahan. Noong wala nang malay ang 2, pumunta ang killer sa kotse at sinulatan ng ganito ang pintuan. Noong 7:00 na ng gabi, tumawag ang Sojak Killer sa Napa County Sheriff mula sa isang telephone booth. Dito niya sinabi na pinaslang niya ang magkasintahan na nagpipiknik sa lawa. Tapos binaba niya na ang telepono. Pinuntahan ng mga pulis ang lawa at nakita nga nila na duguan ang magkasintahan. Nakita nila na wala ng buhay ang babae pero buhay pang lalaki noong dinala sa ospital. Pero lumipas ang 2 araw, namatay din ang lalaki. Noong October 11, 1969, ito ang pang-apat na krimen na ginawa ng Sojak Killer. Ang naging biktima niya ay ang taxi cab driver. Nagpanggap siya na pasahero at sinabi niya sa driver kung saan siya ibababa. Pero nung huminto na ang taxi, bigla itong binaril ng Sojak Killer. Kinuha ng Sojak Killer ang wallet at relo ng driver at saka umalis ng crime scene. Ang pang-apat na pag-atake ang huling na italang pagpatay ng killer. Ang mga pulis ay nagdududa kung ang Sojak Killer ba ang pumaslang sa taxi driver. Dahil nang sumikat ang Sojak Killer, marami na ang gumagaya sa kanya. Pero isang araw, sumulat sa isang newspaper company ang Sojak Killer at sinabi niya na siya ang pumaslang sa taxi driver. Kasama ng sulat
ang ginupit na damit ng driver na mayroong pang dugo. Kasama din sa sulat ang relo ng taxi driver. Kaya naniwala ang mga pulis na siya nga ang pumaslang. Marami ng mga tao ang tumulong para ma-decipher ang mga cryptic message ng Zodiac Killer. Pero kahit isa sa kanila ay wala maka-decipher sa pagkatao ng serial killer. Lumipas na ang 60 years ay hindi pa rin nila nahuli ang tinatawag na Zodiac Killer. Bakit ba nila hindi natagpuan ang tunay na Zodiac Killer? Narito ang mga dahilan kung bakit hindi nahuli ng mga pulis ang Zodiac Killer. Una ay dahil sa lokasyon ng mga crime scene. Ito ay nangyari sa magkakaibang municipalities na may magkakaibang police department na mayroong magkakaibang proseso ng paglutas ng kaso. Pangalawa, dahil sa mishandled police work. Noong nangyari ang pang-apat na pag-atake, ay may natanggap kagad ang mga pulis na report mula sa mga witness na ang bumaril ay isang middle-aged white male. Pero sa isa pang report na natanggap ng mga pulis mula sa radyo, ay sinabi ng operator na ang suspect ay isang black male. Malaki na sana ang tsansa nilang nahuli. Kung hindi sana nalito ang mga pulis noong araw ng krimen, nahuli na sana nila ang nakasulubong nilang puting lalaki. At ang pangatlo, nag-uumpisa pa lang ang modern forensics noong mga panahon na yun. Hindi pa din ganun ka-advance ang DNA analysis at profiling techniques ng mga otoridad. Marami ang nagsasabi kaya daw ito ginawa ng Zodiac Killer dahil gusto lang daw nitong magpapansin sa publiko. Pero yung iba, sabi nila may kinalaman daw ito sa reliyon. Pero simula noon, wala nang narinig mula sa Zodiac Killer. Marami ang nagsasabi na patay ng Zodiac Killer kaya ito biglang tumigil sa kanyang mga krimen.